So, hi guys! Welcome back sa channel natin. So, ngayon, ipapakita ko lang itong bagong gawa natin na clutch ng Mio Aerox. Ito yung mga Aerox na unang labas, hindi yung 2021. So, hindi ko sure kung parehas pa rin sila ng clutch lining. So, ito pa itsura niya. So, yung iba nakasalang pa doon, hindi pa natin nalilinis, hindi pa na papalamig. Ngayon, papakita ko lang to bago maya-maya kasi darating na yung may-ari nito, kukunin na niya. So, yan. Close up lang natin. Yung po itsura ng ibabaw ng lining. Para makita rin nyo kung ano yung i-expect nyong itsura kapag nagpagawa kayo sa mga shop na malapit sa lugar nyo. So yung kinabit natin dito medyo makapal to. Yung may-ari na lang magliliha kasi request niya yan. Sa kahinabaan din natin to, yung stock niya hanggang dito lang. Ayan. Hanggang dito lang yung stock niya. Tsaka dito. Ayan, ganyan lang kalapad yung sa stock niya dati. So, pinahabaan niya. Ayan. So, yung procedure ng paggawa nito, ililink ko na lang yung isang video natin kasi same din naman siya ng proseso. Kaya hindi ko na rin binidyo yung process ng paggawa ko nito. Lalagay ko na lang yung link ng isang video natin na in-upload ko dati na kung paano binabanding to. Halos same process lang naman sila. Nagkakaiba lang sila sa mga molde na ginagamit ko. Ito kasi binago ko yung molde nito para lapat na lapat na eh. Para mas lapat na lapat siya. So ngayon, nagawan ko na siya dati ng ng ganito. Kaya lang, nag-request siya ng mas matigas pa dun sa dati. Pero okay naman na sa kanya yung kumbaga, gagawin niya lang reserva to. Pero gusto niya mas matigas pa ng konti. So yung feedback niya dun sa last na ginawa natin, satisfied naman siya. Gusto niya lang sa kapit, okay. Okay naman yung naging kapit niya. Di nag-slide. So, nag-request lang siya ng mas matigas pa kasi hindi ko parang sinabi niya yata magpapalit siya ng bell. Yung sa isa kasi, gagamitin niya lang yun pang daily tapos naka-stock bell. Ngayon, ito, yung pagkakabitan nito, ibang bell yata yung gagamitin niya. Hindi ko sure pa, itatanong ko na lang ulit sa kanya. Yung motor niya, hindi ko natanong kung anong karga. Pero ang inaayos niya yata, ang tinitimpla niya ngayon yung panggilid niya. Kaya pa, kumbaga gusto niya muna subukan yung iba't ibang klase ng ng mga lining. Meron din siyang brand new na nagamit. So, kumbaga pinagpapalit-palit niya, tinitimpla niya kung saan siya, kung saan yung mas magugustuhan niya. So, yung isa, yung unang niyang pinagawa, na medyo mas malambot ng konti dito. So yun yung napag-anuhan niya na desisyonan niya na yun yung gagamitin niyang pang daily. So ito, parang i-testing niya to sa ibang niya. Hindi ko sure kung sa pambiyahe niya gagamitin or kaya na-request niya ng mas matigas. So ayan. Close up lang natin kasi daan na namamaya ito eh. So dun sa mga nagbabalak na magpabanding, ipapayo ko lang sa inyo sana. Huwag masyadong mataas yung expectation nyo kasi kumbaga lang to eh. Hindi naman to yung hindi naman kami yung mga talagang established na nagumagawa ng naka-focus sa mga clutch lining tulad ng mga brand na MTRT at saka San
di naman kami katulad nila na ganun. Kumbaga kami, dumaan pa kami sa mga trial and error. Tinetesting namin sa mga motor namin kung ano yung nagiging resulta bago namin kinakabit sa iba. So ito, natesting ko na to sa motor ko dati. So naging okay naman yung ano niya. Siyempre, ang i-expect mo lang lagi, wag mong mas mabilis tong mauubos kaysa dun sa mga assembly or brand new or yung mga branded na mga kilalang brand na gagamit na natin, mas mabilis siyang maubos doon kasi mas malambot po siya compare dun sa mga nabibili natin sa market. So kung ayaw mo ng matigas na lining, magpabanding ka or maghanap ka ng brand na medyo mas mababa kung hindi ka naman hindi mo gusto magpabanding. So yun lang. Kasi since ito, gawang kamay lang namin to. Gawang kamay. Ano nga ba yung term doon? Kumbaga, kami lang naman din yung gumawa nito. Hindi siya gawa ng mass produce ng mga makina. Siyempre, may mga weakness pa rin yan. Hindi lang natin masabi. Kumbaga, hindi pare-pareha sa magiging resulta niya sa lahat ng magpapagawa. Kung umukay sa akin, maaring hindi mo magustuhan. Kumbaga, magkakaiba naman tayo ng ano eh, ng standards at saka ng mga expectations sa lining eh. So, yun lang. Kung magpapabanding tayo, huwag masyadong mataas yung expectation kasi mura lang to. 150 to 200 lang to. Compare mo dun sa brand new, sa mga branded na nabibili nyo. Halos times 3 or times 2 na yung kumbaga makakabili ka na ng, makakapagpabanding ka na ng dalawa o tatlong beses sa presyo ng isa sa mga branded. Kaya nasa sayo pa rin yan, nasa tao pa rin, nasa gagamit kung ano yung mas preferred niya. Hindi ko sinasabi na mas maganda yung product namin, yung ginagawa ko or yung ganitong klase kasi una, iba-iba rin naman yung yari, materyales at proseso ng paggawa ng bawat nagbabanding. Kaya hindi pare-parehas yung magiging result natin. Kung yung mga customer ko sinasabing maganda yung sa akin, ay sa iba naman na gawa ng iba, nagkaroon ng hindi magandang experience o hindi magandang resulta, sana wag lang po nating lahatin. Kasi sabi ko nga, hindi kami magkakaparehas ng yari. Kaya wag po tayo mag-expect na pare-parehas ang magiging result yan. So yun lang. Sana na gusto niyo tong video natin na to. Sa share niyo na rin, mag-subscribe na, malaking tulong sa atin 'yan. So 'yun. Sa susunod na video ulit. Thank you.